tama nga ako. Nadrama ng tuma. Wala ka talagang sakit. Oh, sige, sige. Nagdadrama lang ako. Kaya ako nagpadala dito sa ospital. Dahil tinulak lang naman ako ng nanay ni Ina. Ma, pwedeng tama na. Hindi naman si Nanay Belen issue dito eh. Si Ina na naman, di ba? Si Ina. Akala mo hindi ko nararamdaman? Pinagtatakpan ka ni Ina, ma. Tinitiis ka lang niya kahit hirap na siya sa'yo. O, edi sana magaling. Sana yung kapihan mo. Kahit naman anong gawin ko, wala akong mapapala, di ba? Kahit na lahat ng effort binibigay ko na para kilalanin yung babae niyan. Ma, hindi naman tungkol sa kapihan to eh. Tratuhin mo ng tama si Ina. Kasi kahit anong binabato mo sa kanya, nirerespeto kanya pa rin. Kung sasabihin mo sa akin that you know in your heart that this love is worth fighting for, magiging masaya ako para sa'yo, Ina. Miss Powers, kumusta po kayo? Belen po. Ang ganda-ganda niyo. Hello po, Aling Belen. Hinihintay na kasi ng agency yung sagot natin kung go ba tayo sa commercial o hindi. Napapayag mo na ba si Ina? Nasabi ko na kay Ina. And? Kung gusto ko daw, gawin ko. So? Pero, iniisip ko kasi na wag na lang. Pasensya ka na, Angelo, kung sobrang kulit ko, ah. Kailangan na kailangan ko kasi itong racket na to. Pinag-iipon ako kasi yung pampo-opera sa mata ni Momsi. Pero, sige. Kung hindi talaga kaya, marami pa namang ibang opportunities dyan. Sige. Para kay Momsi, sige. Okay, as in, okay ka sa commercial? Yeah. Thank you, Angelo! Sorry, sobrang na-excite lang ako. Thank you, sobrang thank you talaga. Bibisita ka ba kasi babalik na ako eh? Hindi na, kasi may kailangan pa akong puntahan. May lakad pa ako. Baka masaya mo na lang kay Ina. Sa susunod, kung may tatanong ko or may kailangan ka, itawag mo na lang sa akin. Okay? Sige. Salamat po sa pagdala niya, Miss Amor. Basta pag nakalabas na po ako dito, sabihin niyo lang kung kailan ko kayo pagluluto. Sure, Ina. Ay. Uy, bisita. Uy, Miss Amor. Miss Amor. Asawa ko po sa isko. Magmerienda tayo. Sige ho, Mang Isko. Maraming salamat po. Mauuna na rin ho ako. May mga aasikasuhin pa ako eh. Ganun po ba? Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aming anak. Sige ho, Aling Belen. Sige po. Ina. Salamat po. Pakibayaran ang bill ni Ina Makaspak dito sa hospital. Ipa-anonymous mo na lang. Okay, miss. Bestie, ano bang virus meron dyan sa Buena Corp na yan at lahat kayo na hospital? Hey! Huh? Alam ko na,
Hashtag, Madam Claudia Virus. Hashtag, Round 1 Hospital si Madam. Hashtag, Round 2 Hospital si Ina. Hashtag, Round 3 Hospital si Sir Angelo. Ano lahat ng hospital? Sira ka talaga. Ay nako, bestie, hindi man ayaw mangyari pag hindi pa rin kayo magkasundo ni Madam. Pero kaya ako nandito, pinapagaan ko lang yung pakiramdam mo, yung pinagdadaanan mo. Tsaka, ayan o, nakikita na sa Fez, yung pag-aalala. Tsaka, it's time to take a bath. Sa pisngi lang yan, pero ibang kinalabasan. Iba rin galaw mo. May pagkagamitan naman ako, natalaba. Thank you, Luya. Utang ko na lang sa'yo. Anong thank you? Kiss ko. Ewan ko sa'yo. Ina, hindi ka maniniwala sa kwento. Di ba nag-withdraw ako ng pera? Dumiretso ako sa cashier para bayaran yung billing natin. Aba, pagdating doon sabi ng cashier, bayad na raw. Hindi naman nila masabi sa akin kung sino nagbayad. Sangilo talaga. Wag ka shopping! Kaya siguro ang mabuti pa, balik na lang natin sa kanya. Madam, tungkol po doon sa nangyari sa atin. Lubos po akong humihingi ng paumanhin dahil nagka-pisikalan tayo. Pero siguro naman po kahit na sinong magulang kapag nakita yung anak niya na nasa hindi magandang sitwasyon, siguro naman po kahit kayo, pagtatanggol niyo yung anak niya, paproteksyonan ninyo. Wala ako dito para magpagkwentuhan sa'yo. Punta ako dito dahil gusto kong makita kung anong klase ang kwartong kinuha ng anak ko para kay Ina. Sigurado ako, mahal to. Kaya lang alis ka na? Sayang naman. Sana sinulit mo na kasi paminsan-minsan lang itong ganitong pagkakataon. Sigurado naman ako na si Angelo magbabayad. Siya nga pala, huwag kayong mag-alala ha. Dahil simula ngayon, ipoprovide ni Angelo lahat ng pangangailangan niyo. Kasi ganun ang anak ko eh. Ganun ko siya pinalaki. Responsable. Madam, huwag naman sana kayong magsalita ng ganyan. Asan ako? Doon sa pagsandal ninyo sa anak ko. Wala kaming hiningi na kahit ano kay Angelo. Ang totoo, nag-withdraw ako ng pera para bayaran yung bill namin sa hospital. Pero hindi namin alam, binayaran niya na pala. Kahit hindi kami pumapayag na bayaran niya, hindi na namin kasalanan niya. Ito, tanggapin ninyo. Chief, bro. Thank you. Ikaw mismo nagpunta. Oo naman. Please, come in. Tanggapin ko to dahil naiintindihan ko na yung mga taong kagaya ninyo, importanteng-importante sa inyo yung dignidad. Madam, may dignidad ho yung pagmamahal ko sa anak niyo.
kagaya ng pagmamahal na meron ako sa pamilyang to. At lahat po ng benepisyong nakukuha namin sa kasa, pinaghirapan po namin lahat yun. Kaya sana ito ni huling beses na pagsalita nyo ng ganyan yung mga magulang ko. Magsasalita ako kahit na kailan ko gusto. Kahit nasa kahit kanino. Kahit saan at kahit na anong oras. You already have the name, Crisanto de Alba. Hindi siya naglalagay sa registered address niya. Pero yung mga lugar na posibleng pinupuntahan niya, sinecheck na ngayon ng mga taupang ko. Just make sure, lahat ng impormasyon na makuha ng team niyo, huwag niyo muna ilalabas. I'd like to keep it between the NBI and myself. Lalo lang ako may nakumpirma sa ayos ng pakikitungo sa akin ni Claudia. Nakakapagduda na wala siyang alam. Kung nakita man sila ni Diego, sigurado ako may pinaplano si Claudia. Kailangan magbago ako ng plano at unahan siya. Ako, kung umaari sana, mauna na kayo na red sa baba. Sige po, sige anak, po. Anak ha? Dali mo na yan. Sa baba, dali po. Salamat. Antayin mo kami doon, anak ha? Sumabay ka sa akin ha? Hindi na tama to. Hindi na tayo dapat nagpapaapak sa Claudio na yan. Kapag ako hindi nakapagpigil. Tara na po. Halika na. Sige, mauna na kami sa baba. Sumunod na lang kayo. Akin na yung... Ako na, Isko. Kamusta mo? Siguro sila. Ikaw, ba't natagalan ka ata bumalik? May pinag-usapan lang kami ni Mama. Oo nga pala, dumaan si Bebe Angka. Pumayag na ako dun sa commercial. Kailangan daw kasi ng pera ni Mom C. Okay lang mo sa'yo? Oo naman. Makakatuparan na yun ang panganap niya, Jasper. Tsaka ng panganap ni Bea Bianca. Lebby! Lebby. Ano na naman ba? Alam mo ko namang hindi ito yung pagpapalakad mo sa akin eh. Sinubukan ko lang para makalusot ako. Amboy naman kasi. Sige na, huwag ka na magalit. Ililibir kita ng merienda para bumalik yung ngiti sa mukha mo. May 20 pesos ako dito. Good. Good job. Yeah. May itawan ako inutusan para mag-check ng bank account ni Crisanto de Alba. On that day kasi assassination attempt, may malaking halagang pumasok sa account nito. Pinapacheck ko yung CCTV ng banko para malaman natin kung sino nagdeposito ng pera na yun. Doon ay malalaman natin kung sino ang utak ng assassination plot.
at kung sino talaga ang nagpaplano ng pagpatay sa'yo. Hello, hello! Thank you, Peter. May mga pasalubong ako galing sa Pink Sisters. Oh, wow! Ganda ko naman. Natigalgal, pati ang Amor Power. Betty May. Oh, hi. I'm Betty May. I'm Amor's best friend. You are? Si Lourdes. Lourdes. Si Lourdes. Nabanggit ko siya sa'yo noon. Kaibigan ko rin. She's staying with me for the meantime, pero babalik din siya ng Amerika. Ano na nga pala ulit yung mga dala mo? Eh, meron siyang suman, may kutsinta, may puto. Bumili rin ako ng Muscovado Sugar. Tikman na, I'm sure matagal ka nang hindi nakakakain nun. Ang sarap! Ang mabait ng Pink Sisters. Chief, there's a big possibility that na isa sa mga tao ko dito sa opisina ay lalapit sa inyo at manghihingi ng information regarding the case. Gusto ko malaman kung sino. Thank you. Sao mo ito dito? Para mawala ang stress mo, ha? Hindi ko maintindihan si Mama, ha? Hindi ko alam ba't ninyo ko sa sina. Eh, siguro naman, kahit na sinong babae, basta makita niya na totoong mahal mo, eh hindi niya magugustuhan yun. Minsan kami mga nanay, natatakot kami na kapag na-inlove ng aming mga anak, eh nakakalimutan na kami. Mali. Pero pinagdadaanan lang naman yan eh. Minsan, magiging madamot kami. Pero bilang ina, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal namin sa aming mga anak. At kung ano ang pinagpapasaya sa kanila, okay na sa amin yun. Yun ang importante, iyo. Sana nga dumating yung panahon na yun kay Mama. Sana nga. Belen, baka nabibigla ka lang. Palamigin mo muna. Hindi ako nabibigla, Isko. Kailangan na natin magbalot-balot at maghanap ng bago malilipatan. Belen, ang sa akin lang naman ay huwag muna tayo magdesisyon na ganitong mataas ang ating emosyon. Dahil baka hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Ano makapag-isip ng mabuti, pinagsasabi mo? Isko, dinirecho na tayo ng Madam Claudia na yon. Pinaramdam niya sa atin na lahat tayo palamunin niya. Pinagsasabi, mag-iisip pa. Belen, ang benepisyo na kakuha natin dito ay pinagtrabahuan natin. Benepisyo na paulit-ulit na sinusumbat sa atin, Isko. Hanggat yan si Ina, boyfriend yun si Ad. Basta ayoko na. Hindi na ako papayag na inaapi tayo ng ganito. Chief, anong update dun sa assassination attempt kay Goff? I'm sorry, but all information are confidential. Confidential? Chief of staff ako ni Gov, kaya dapat alam ko yan. Bigyan niyo lang ako ng update. Ilalapit sa inyo at manghihingi ng information regarding the case. Gusto ko malaman kung sino. Chief! I'm sorry, pero hindi kami pwede mag-disclose ng kahit na ano. Sandali ho ah. Hindi ho pwedeng hindi ko alam yan. Again, I'm his chief of staff, Mark Delgado. At pinagkakatiwalaan ako ni Gov. Ganun pala eh, Mark Delgado. Sa kanya ka magtanong.
Sana hindi totoo isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko na sa likod ng lahat ng gulong to. Gaya na sinasabi ni Claudia. Thank you. Hello, Chief. Go, Papa. Tama ka, Go. May lumapit nga po sa amin. Sino? Chief of Staff mo raw siya eh. Mark Delgado, name niya. Hindi ko na maintindihan, Miss eh. Iniitsapwera kami ngayon ni Gov. Kapag may meeting siya, hindi kami pinapapasok sa loob ng kwarto. Pinapalabas kami. At hindi ko na rin alam kung ano schedule niya ngayon. I'm his chief of staff. At ganun siya. Masyadong obvious na nag-iingat siyang maigi. Sigurado ako na iniisip niya na may agenda ako. Pinagdududahan na niya lahat. Dahil sa Diego na yan, sinira niya ang plano ko. Miss, may hirapan tayong makagalaw kung ganito. Kailangan mabalik natin ang tiwala niya sa inyo. I need to make sacrifices dahil dito. I have to play one of my pawns. Ngayon pa lang, may tatlo ng businesses ang nagpe-pledge ng support para kay Gov. At isa na rito ang Maharlika Corporation. Ayoko lang mapahamak si Gov sa isang company na hindi natin kilala. That's it. Malaking pera ang ipapasok nila sa company. At kailangan natin yan. Talaga bang ikakansel nyo ang visit nyo sa San Ildefonso? Baka kung mag-isipin nila. Bakit hindi mo yung risked for tomorrow? Gov, di kayo pwede umalis. Gov, you called for me? Sit down. Is there a problem, Gov? What do you know about Mark? What do you mean? There's a rat in this office. And most likely, yun ang nag-feed ng information sa kabilang kampo to prevent me from doing my job. And you think it's Mark? It's possible. Not so sure about his loyalty. Just keep an eye on it. Why me, Gov? Because I trust you. Ikaw lang tinutukoy kong pamilya dito.